Nagkakilala kami ni Ana noong high school. Kaklase kami since second year high school until fourth year. Doon ko siya unang nakita at doon unang kuminang yung mga mata ko sa kagandahan. Noong fourth year, before kami maghiwalay, humarap ko ng belo para ask na permission na maligaw. So, bit-bit ko yung 5, 6, 7 sakong lakas ng loob para isabi yung mga pwede ba ako maligaw. Then, nakakahanap ako ng tiyempo. At, ayun, narinjig ako. At then, after nun, I try to comfort myself na hindi na siguro. Everything has a reason naman kasi. So, sabi nga sa Bible, in Ecclesiastes 3 verse 1. For everything, there is a season and a time for every purpose under heaven. Even though na-reject man ako, but siguro hindi lang talaga yung season para sa amin dalawa. Lahat tayo is may purpose in this way world. Back when we were high school, so hindi pa ngayon ang priority ko to enter in the relationship. Though, I wouldn't deny the fact no na I also have crushes during that time kasi normal naman yun at hindi naman mawawala. But then, priority ko kasi that time is to really finish my studies excellently, enjoy my high school days no, by attending school activities, ganyan. And of course, one thing din pala na pinagkabisihan ko that time is to grow in my relationship with the Lord kasi that was also the time na kakaumpisa ko pa lang sa pagkilala kay Lord. Kaya we are very busy that time no, to create groups where we can share the gospel together with my other Christian classmates. And we are also making schedules every week right after our classes no, to have fellowship together. So parang doon talaga na natuon ang pansin ko during high school. And also then one way of honoring my parents kasi nga sabi nila as much as possible hindi talaga kami muna papasok sa mga relationship while we are still studying kasi nga mahahati talaga yung focus namin. So we honor that one. And kaya yun naman when Brian told me about his feelings and then yun na-confess siya, I immediately said no talaga, like no, parang ganyan talaga kasi yun na nga I cannot see myself pa talaga to enter into relationship. Maglisod pa gani ko glaba og maunga pantalon no, so maguyab-uyab pa kaha. So that was my mind way back that time when we came to college. I continued my study, preparing for the career, for the board exams and like that. College kami, hindi din talaga ako nag-entertain ng mga guy or mga men sa life ko because I don't really still have the priority to enter into the relationship. But then somehow during our college, Brian was still you know, chatting and pansit. Our connection that time still continue sa college. I'm always very particular with guarding my heart, diba? Sabi nga sa word ni Lord no, na you need to really guard your heart because that is the wellspring of life. So, ito lang din yung gusto ko din sabihin sa inyo guys na paglaruan niyo na kahit anong klaseng laro, no, wag lang talaga yung mga puso natin kasi whether we like it or not, no, there would really be consequences, no, there would really be impacts, no, kapag na-hurt tayo, especially pag na-hurt tayo sa mga maling tao. So, there's really remains, no, from the experience that we had. So, ayun siya. Sa akin naman, after nung high school, salungat ng mga sa sinabi ni Ana, I continue my studies and I really worked hard for it kasi for my family and for my future also. But then, during my college days until I graduate, I'm doing some earthly pleasures, yung mga ganun. Kasi I'm about to explore that time. One of the, ano yan, if you don't have a solid faith with God or you don't have, ano, is medyo mapa ganun-ganun ka, no? Sa mga hindi mga magandang mga nagagawa. There's a consequence na mayayari sa iyo. Sa akin, nasaktan din ako. Yung mga nagiging down ka na. But then, it really helps you to become stronger and na mas mapalapit ka din sa kay Lord. And this is one of the reason that maybe kung bakit tayo na mas nalalapit sa Panginoon dahil sa mga paghihirap ng mga pinagdadaanan natin. So, it really helps. But then sa mga youth, na nanood ngayon, no? Do your best, maging worth it yourself, no? Maging worth
kasi it's one of the pleasure na ma-receive mo or ma-harvest mo pagdating ng panahon. Then lately, before ligawan namin, I was cleansed for all my sins. Kasi I confess everything to the Lord, what I've done, because I have this brotherhood in barko kung saan nag-fellowship kami. So, mas nakilala ko lalo si Lord doon. Too much questions dun sa while reading the Bible. So, si Anna yung alam kong mapagtanungan na medyo may alam about sa Bible. So, I started with the batuhan na verse every day, Bible journey, kumbaga ganun. And then, the devotion kami. Every day, even though magkaiba yung oras namin kasi ako nasa biyahe ako nung sa barko ako nung that time. Iwanan lang kami ng message para mabasa niya. So, walang araw na hindi ako nagbibigay ng verse sa kanya. Hanggang sa nag-video call lang kami ng una, isang oras. Tapos naging dalawang oras. Ang ginagawa niya. Naging tatlong oras. So, ayun. So, hindi pa naman niya ako inalaw na maligaw. Baga, as a friendship lang muna, no? Kasi nasa barko ako. So, at then, kailangan there's communication din. Kasi, because of communication, there is a relationship to be built. So, kung wala kasi patuhan ng ano, hindi namin makilala yung doon isa. It comes to partnership kasi, purpose kasi nun, hindi naman lang kasi date-date lang, uyab-uyab lang. But for looking for a partner for the rest of your life na. One of the best choices ko talaga si Anna din. Kaya naman, pagbaba ko, agad-agad ako nagpaalam sa parents niya agad. A sign of respect. During ligawan namin, pinakita ko lang yung pagkatao ko, kung ano ako. Isa lang din doon is ang love talaga. Love, kasi nga, we know nga, love is the greatest of all. In Corinthians 13:13 pa nga, faith, hope, and love, but the greatest of all is love. Naging maganda yung chemistry namin kasi because we love what are doing. Love communicating each other until sa naging kami, sinagot nga. During that time when Brian connected to me again after how many years, actually it's the third time na nag-ask siya na manligaw kasi during the previous two talaga wala talaga siya napagbigyan kasi nga I believe it's not still the right time for us. So yung nag-connect siya sa akin once again, of course sabi nga niya, di ba, we started talaga a journeying with the Bible kasi nga he is just starting his relationship with the Lord, so ang dami niyang curiosity that time. So for me that time I was very cautious din talaga kasi syempre I'm not sure din talaga of how sincere he is. I just don't know kung ginagamit niya lang yun para to just really connect with me, parang ganyan. So ang daming mga what if sa mind ko that time. But then as we go on with our journey sa Bible, nakita ko talaga yung sincerity niya, how he really wanted to grow more sa relationship niya kay Lord. Kaya mas naingganyo din ako to really help him. But then yun nga, with a disclaimer no, na sinasabi ko nga sa kanya na whenever we exchange messages, hindi talaga niya bigyan ng another meaning, but it's just a solely ano lang talaga yun, parang discipleship no, like helping him sa journey niya. Ganun ako defensive that time kasi nga I was very cautious and I really guarded my heart yun from especially all those things. One thing lang talaga na nag-allow din sa akin to really accept him, why I said yes, kasi first meeting namin galing siya sa barko, he immediately went sa parents ko nga, but then my parents are not in my house, so directly sa akin talaga sa office. Tapos yun, of course, without further ado, inas ko din talaga siya kung ano yung purpose niya, why he wanted to court me. Kasi nga, per my perspective, when it comes to dating, I date to really marry, no? Not just date for playing or anything ganyan. So I asked him kung unsa gyud ang iyang purpose, why he wanted to court me. And then yun, he never failed naman with his answer kasi sabi niya nga he wanted a partner in for the rest of his life, no, someone that he can marry. So one thing din talaga that captures my heart is when I see how Brian also honors, respect, and love my family, not just my family, no, but everyone that is precious to me, he also treasures them. So another thing din talaga dun is he also helped me a lot din sa relationship ko kay Lord. Kasi during that time na he messaged me about Bible, that was also the time na I was a bit struggling with my devotional time, my Bible time. So
yung nag-start na kami nag-journey together sa Bible, na bring back din talaga ako sa pagbabasa ng Bible. Kasi na-challenge talaga ako nung, kasi nga, siya yung dami niyang tanong. So, throughout our journey, I'm able to really know him. And though I cannot deny the fact na medyo nahirapan din talaga ako sa part, no, to accept his past. Kasi diba, sabi niya nga, he mentioned a while ago that he was able to really enjoy the earthly pleasure, no, ganyan. So, it was very very hard for me na parabang, Lord, if I would accept this person ba, would I assure na parang hindi na niya gagawin yun ulit, mga ganyan na mga ano ba, na mga what ifs in mind. But then I was also at peace, no, by the word of God. Sabi nga doon na when you love sincerely talaga, no, you would really accept the person, no, you would really forgive him from his sins, kasi God already forgiven him, so who are you not to forgive him? So yun siya, part yun talaga ng challenge for me. And also before I said yes din talaga sa kanya, I also ask myself if kaya ko ba siya na i-respect as my husband in the future, kung kaya ko bang mag-submit sa kanya as his wife in the future. So ganun na mga things, no, kasi if I cannot do that one, so why should I say yes, parang ganun. So yun siya, knowing his personality naman din, naman and him as a person din, or his past doesn't really define who he is. He's really a great person when I got to know him talaga. Ibang-iba sa Brian na nakilala ko way back high school, college kami. He was really changed by God into a brand new person. So, after that one that we became together, we started really planning for our settlement na din talaga, for our marriage, no? Yung, though we also date, like, go out, band, outside, ganyan. But then, our primary plan din talaga is for our marriage. Kaya naman, bumalik na siya ng barko after we became together, we started planning na din for our marriage, sa pagbaba niya and how it going to happen, ganyan. So by God's grace, no, everything has really worked out smoothly. Nung sagot nga ako ni Anna, sobrang saya, kasi nga alam mo yung taong kinapurso mo dati, then is kala mong wala na, but then sa bandang huli kayo pala talaga. Napasarap sa pagkakandang yung taong mahal mo is mahal ka rin. Kumbaga, ganun ba? So, lahat ng paghihirap, paghihintay is worth it lahat. Ganun. So, I'm so thankful for the Lord na sa guidance yan, o sa aking ano, journey, na hindi pa rin ako pinabayaan. Though, ups and downs na din yung mga ano ko sa buhay. But then, diyan pa rin siya nag-guide at naniniwala sa akin. Nasagot na ako ni Anna, so kagandahan doon is, direct kaming pinag-usapan ng what's future namin. Ano yung favorite color mo? Ano? Hindi ko alam yung favorite color mo. We are looking for a life na we have could be something. Yun yung pinag-uusapan namin. Kaya naman, tinitimbang-timbang namin kung ano ba yung mas priority, kung ano ba yung maunahin. First, marriage talaga yung pinaka-top priority namin. In terms of readiness, physical, emotional, and then financial, spiritual, almost ready naman din kami. Ito pa rin talaga yung nasa marriage ka, no? Kasi there's a blessing from the Lord and for the people and community. Spiritual blessing din talaga. Here we are now. So far, maayos, masaya naman. Mayroong mga darating na problema, but handa na kami doon sa darating na journey. Yan, yun yung journey namin. Yun lang muna yung point namin sa this part, kasi meron pa tong part 2. Sana meron kayong tutunang aral at inspirasyon. Encouragement. We want to remind you in the Word of God from John 15:12. It says there that my command is this: love each other as I have loved you. See you again next Sunday, guys. Bye.